Bago ko po ibigay ang number one sa listahan natin, dating gawin muna. Here's a quick recap of our entries from numbers 10 to 2. Sa number 10, pasok ang pelikulang Amerika. Number 9, ang bulaklak sa City Jail. Bakit Bughawang Langit ang nasa number 8? Achay, pasok sa number 7. Nasa ika-anim na pwesto naman ang The Floor Contemplation Story. Inaka ng anak mo is at number 5. Nakapasok ang Bona sa number 4. Sa number 3 naman, ang Minsay Isang Gamugamo. At ang Tatlong Taong Walang Diyos. Nakapwesto sa number 2. At ang numero 1, ang nanguna, ang tinanghal na pinakapaboritong Nora Aunor movie ay... Himala! Produced ng Experimental Cinema of the Philippines, kwento ito ni Elsa, isang simpleng dalaga na di umano'y pinagpakitaan ng mahal na birhen at nagkaroon ng kapangyarihang manggamot. Isa yan sa pinaka-celebrated na pelikula ni Ismael Bernal. Magandang pelikula yan kasi it shows Elsa. The range of Nora Aunor as Elsa. An actor. Elsa! Saka nakita mo rin dyan kung gaano talaga kagaling si Nora Aunor. Na wala lang pwedeng pumantay sa kanya. Sinasabi na ang Himala ay kolaborasyon ng tatlong henyo ng pelikulang Pilipino. Una si Ismael Bernal na sinasabing pinaka-intelektual na direktor sa Pilipinas. Pangalawa ay si Ricky Lee dahil sa kanyang script. At pangatlo si Nora Aunor. Sinasabi na walang Elsa kung walang Nora Aunor. Ismael Bernal yung nagpumilit. Hindi niya gagawin yung pelikula kung hindi si Nora Aunor yung gaganap sa pelikula. Wala siyang nakikita ng ibang artista na kayang bigyan ng hustisya yung papel ni Elsa maliban kay Nora Aunor. Si Ate Gay lang nga ang major star sa pelikulang ito. The rest of the actors ay galing na sa teatro. Ginawa ang pelikula sa paway at karamihan sa mga extra sa pelikula ay mga tagahanga rin ni Ate Gay. Ayon pa sa chika, ang pinaka-memorable na eksena sa pelikula kung saan sinabi ni Ate Gay ang kanyang mga walang kamatayang linya ay nakunan daw sa isang take lang. Kaya niyo yun? Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa ng mga Diyos! Aso lamang din nakakaalala sa linyang yan. Nagalis sa loob ng Ate Gay. One of the best scenes ever staged. One of the most exhilarating visual experiences in Philippine cinema. She mastered enough guts already para sabihin sa tao na walang himala. Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa sa mga Diyos! Walang himala! That was classic. Hindi pilit. Ulit-ulitin ko man ang himala, hindi ako magsasawa. Bagamat laging ito ang eksenang natatandaan sa pelikula, may ibang eksena pa raw si Ate Gay sa himala na tunay ring kahanga-hanga at kamangha-mangha. Nung sinusumbat lang siya ng yung namatay yung kaibigan niya, nagpakamatay yung kaibigan niya si Chayong. Pinatay mo aking anak! Pinatay mo aking anak! Pupunta ka sa impyerno! Pupunta ka sa impyerno! Ang galing niya rin. Eto pang chika, naging malaking issue raw sa mga Noranian ang pagkatalo ni Ate Gay kay Ate V na siyang naka-grand slam nung taong yun para sa pelikulang relasyon. But years later, inamin ng mga kritiko na ang performance daw ni Ate Gay sa Himala ay maituturing na isa sa pinakamahusay at di malilimutang pagganap sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Pelikulang hindi pwedeng i-remake. Kasi ang Himala, pag ni-remake mo, mabababoy. Parang si Nora at si Elsa ay isa. Kung paano sinamba si Nora Aunor ng tao, ganun din si Elsa. I think it's really one of our most enduring classics ever. And again, it's Nora Aunor's film. You know? She carried the whole film, abale. I think lahat na gusto mong makita kay Ate Gay andi dito, except comedy, of course, no? Kaya kung titingnan mong lahat ng mga roles ni Ate Gay ng abale, it's unbelievable, you know? I mean, ang gustong sabihin ng mga pelikula niyang abale at ano ang katuturan nito sa ating kulturang Pilipino, napakalapot at napakalalim. Mabuhay si Ate Gay. At yan ang listahan natin ng 10 pinakapaboritong Nora Aunor movies. Pumasok ba ang bets nyo? Agree or disagree?
Okay lang yun. Basta ang mahalaga, nag-enjoy tayong lahat sa paglilista. O paano? Bye-bye tayo muna. Ako po si Pia Guanio, ang inyong pinaka-reliable na katsikahan pagdating sa mga listahan. Sa susunod na linggo, ianda ulit ang ballpen at papel nyo dahil sabay-sabay ulit tayong maglilista ng ating mga pinaka. Uwi na ako. Ha? Pakaka? Di pa kita naamoy. Di kita nakita eh. Ano ba? Ako sumusuwa ng pag-aasikaso sa'yo, ah. Gusto ko kayong mahawak. Sir. Ayok ka! Ayok ko! Pupunta ako sa bayan para magsumbong sa mga hapon.